O, Kagawad Amelia, mali kayo ha. Mapagpalang araw po sa lahat ng kakamping. God bless us all. Ayun. Big ka na. Nakaka-visit talaga, sir. Mga walang hiya. Wala na tayong dyan maaasahan sa Comelec na yan. God bless. Eh. Talagang wala na tayong maaasahan. Talagang ang pakay lang na itong Comelec na to, makapandaya eh. Ah, makapandugas eh. Lukuhin ng taong bayan eh. Diba? Diba? Para makinabang sila eh. Diba? Ipapanalo nila yung kaalyado nila para makinabang sila. Diba? Pero ang taong bayan, ala, niloloko lang nila ang taong bayan. Kunwari, botohan. Ha? Pero bandang huli, dadayain din itong Comelec na to. Diba? Kaya dito makikita mo, puro ka ano eh. Puro ka ipokritohan eh. Kaya wala na eh. Ha? Wala na eh. Diba? Well, isipin mo, boboto ka. Ang hirap-hirap pumila, boboto ka, ang hirap pumila. Ang init-init. Ha? Hahanapin mo yung presinto mo, yung pala, yung boto mo, nanakawin din pala. Lahat ninanakaw na ito sa gobyerno eh. Diba? Lahat eh, pati pondo ng bansa, pati pondo ng, diba? Lahat ng pondo, ninanakaw na ito eh. Pati boto ng tao, ninanakaw din na itong mga hayop na to, kaya wala na eh. Ha? Kaya lahat dito na-invento ni. Lahat ng kahayupan, lahat ng katarantaduhan na-invento na rito sa ano eh, sa Pilipinas. Ano pa bang hindi na i-invento rito? 'Di ba? Halos lahat na-invento ni. Oh. Kaya wala na 'to eh. Wala na 'tong bansa natin pagka ganitong klaseng gobyerno, Sus Mari Joseph. 'Di ba? Jack, enorme ah. Buti pa wala nang eleksyon, wala na rin silbi. Kunwari demokrasya, kunwari may freedom. Eh yun na nga, kunwari-kunwarian na lang eh. Ha? Oh, mga politiko lang meron 'yan. Meron kunwari check and balance. Eh puro kunwari na lang eh. Lokohan na nga lang dito. Palalabasin kunwari, iimbestigahan kunwari. Ha? Ikukulong kunwari. Pero bandang uli palalayain din. Basta kaalyado, basta kasapakat eh. Kunwari-kunwarian na lang eh. Yan, katulad nga yung mga nangyayari kay Bantag. Di ba? Kunwari-kunwarian na lang yan eh. Tamo yung mga nangyayari kay, sa kaso ni Bantag. Di ba? Lokohan na lang yan eh. Bikita mo, hindi makulong-kulong. Di malabas yung warrant of Paris. Oh, bakit? Niloloko nila batas eh. Ha? Pinaiikot nila batas eh. Ha? Ginagago nila yung batas eh. Ha? Kaya dito makikita mo, ang gobyerno rito wala na eh. Ha? Talagang ano na, talagang baboy na eh. Wala na, hindi na gumagana eh. Oh. 'Di ba? Kaya Sus Mari Joseph talagang no, galing kay Beka Q ha. Huwag po tayong maniwala sa pag-asa, mga kababayan, matatapos din ang kasamaan. Hindi tayo papayag. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. God bless Pilipinas. Eh, talagang yun na nga, isa pa Diyos na lang natin. Kumbaga sa ano, isa pa Diyos na lang natin. Di ba? Yan na lang eh. Daanin na lang natin sa dasal. Di ba? Sa pagdarasal, sa pananampalataya. Para talagang kahit papaano mapigilan yung mga kahayupan, kawalanghiyaan dito sa bansa natin. Di ba? Ipagdasal na lang natin eh. 'Di ba ang mga nasa gobyerno? Pero kung aasa tayo sa gobyerno para magbago pa to, wala na. Talagang kumbaga sa ano, talagang nilamon na eh. Ha? Nilamon na 'yung gobyerno ng sistema eh. Ng kahayupan eh, sistema ng kawalanghiyaan eh. Itong gobyernong ito, nilamon na eh. Kaya wala na. Victor Oscar, dati ang eleksyon ay lutang. Ha? Ngayon ay lutang magic sarap na. Eh yun na nga eh. Dati ang eleksyon lutang eh. Eh ngayon magic sarap na eh. Ang eleksyon ngayon eh. 'Di ba? Magic sarap na eh. Binibiruin mo, nananalo ka. Di ka naman binoto, nananalo ka. 'Di ba? Talaga magic sarap na ang eleksyon ngayon. Marilu Blando ah, kaya nga hindi man lang naisip kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ah, ang sarap ng makapal na bulsa. Marami pa kaming pangarap na natutuparin, hayaan na ang taong bayan, bahala kayo sa buhay ninyo kahit magutom kayo. Ayun na nga.
'Di ba? Ang iniintindi lang nito yung kapal ng kanilang bulsa. Kapal ng ang iniintindi lang nito kapal ng kanilang mukha, tsaka kapal ng kanilang bulsa. Di siyempre, pag makapal ang mukha mo, makapal din ang bulsa mo. Kaya dito pakapalan eh. Kaya pagdating ng eleksyon, mga kapartner, kaya pagdating ng eleksyon para lang tayo namimili ng ano, makakapal ang mukha eh sa politika. 'Di ba? At mga tumatakbo. Para lang tayo namimili ng pinakamagaling na magnanakaw eh. Wala eh. Kahit saan mo daanin eh, 'di ba? Mag-i-election, pipili ka. Eh para lang tayo namimili ng ng makakapal ang mukha. Saka ano eh. Yung matitigas ng mukha. Tsaka yung pinakamagaling na magnanakaw. Doon lang tayo namimili. Parang ganun. Namimili tayo ng ano eh. Iboboto kung sino yung pinakamagaling na magnanakaw eh. Alan eh. Wala nang matino. Puro walang hiyan eh. Ha? Agustin, ito, Ermino, ha? Gawin po natin yung tama sa susunod na 2025. Panalulin po natin yung dapat magpapakulong sa mga magnanakaw. Eh, yun nga, mga kapartner. Yun ang ano natin. Kaso nga lang, ang problema rito, ha? Ang binoboto natin dito, yung, ano eh, yung popularidad eh. Yung kilala eh. Yun lang ang ano natin, basehan natin dito eh, sa pagboto eh. Hindi natin binabase rito kung ano yung track record eh. Ang basehan natin dito mga Pilipino, pag bumoto tayo, kilala ito. Robin Padilla, kilala ito. Bong Revilla, kilala ito. Boboto ito. Diba? Yun ang basehan natin eh. Diba? Basta kilala eh. Hindi natin binabase doon sa track record. Ano ba nagawa nito? Diba? May nagawa ba to? May alam ba to? 'Di ba? Tanungin natin yung sarili natin bago tayo bumoto. Ano ba nagawa nitong mga 'to? Si Bong Revilla ba may nagawa ba 'to? Ha? Ano ba nagawa nito? Si Lalito Lapid ba may nagawa ba 'to? Eh mahirap hindi. Ang iniisip natin basta kilala. Ang importante sa atin basta kilala. Kahit walang iya basta kilala. 'Di ba? Ayun ang nasa isip natin eh. Ito din natin kilala 'to. Oh, hindi ko naman kilala yan. Ba't ko iboboto yan? Pero hindi mo iniisip kung ano nagawa nung tao na yun. Kahit hindi mo kilala yun, ano ba nagawa nito? May marami pala nagawa to eh. Disubukan muna natin, di ba? Pero itong mga walang hiyang ito, mga nagnakaw na to eh. Bakit ko pa iboboto ito? Di ba? Dapat ganun eh. Ang pag-iisip natin eh. Wala eh. Basta kilala kahit na mandarambong, kahit na magnanakaw. Basta kilala eh. Ang importante, kilala sa atin eh. Kilala ko to, artista to. Idol ko to, boboto ko to. Kilala ko to. Kasama to sa ano eh, sa probinsyano noon, si kay Lito Lapid, si Pinuno, kilala ko to, magaling ito, artista, boboto ko to. 'Di ba? Doon tayo bumabase. Hindi tayo bumabase kung ano nagawa nitong taong ito eh. 'Di ba? Hindi tayo bumabase doon sa track record din na nagawa nito eh. Ano ba nagawa nito si Lito Lapid? May nagawa ba to? Oo. Di ba? Tayo rin ang makakasagot eh. Ganun ang pagboto, mga kapartner. Di ba? Sa track record tayo bumase. Kasi hindi natin kailangan ng papogian dito sa politiko o sa gobyerno. Dahil hindi naman tayo maiahahon yan eh. Di ba? Maiahahon ka ba sa itsura ng tao kay Robin Padilla? Eh, gandang lalaki nga. Eh, pero wala naman silbi sa Senado. Oo. Di ba? Bagkos yan pa magpapalubog. Oh. Di ba? Kaya doon tayo bumase. Kaya dito, kaya nga sabi ko nga, eto nga, republika ng walang kadaladala eh. Di ba? Itong Pilipinas na to, republika ng walang kadaladala. Bakit? Eh walang iyan na, ibinoboto pa natin. Alam na nga natin na walang silbi, walang gagawin, ibinoboto pa natin. Di ba? O kita mo, di ba Robin Padilla, number one? Isipin mo yun. Number one sa Senado, Robin Padilla. Ala nga. Eh, hindi mo nga lubos maiisip eh. Kung totoo man yun eh. Kung totoo man yun, na talaga nga number one siya, ang dami palang tanga rito sa Pilipinas. Sana hindi totoo yun. Yung bumotos na number one si Robin Padilla. Kasi pagkato, naging totoo yun eh. Ang daming tanga sa Pilipinas eh. Ha? Hindi ko man nilalahat pero yun ang totoo eh.
aminin natin to sa ayaw natin, yun ang totoo eh. Kung sakasakali man totoo, ha, na maraming bumoto kay Robin Padilla. Ha? Eh talagang wag naman sana, na sana nga hindi totoo yung boto kay Robin Padilla. Kasi pag totoo yun, ibig sabihin marami palang tanga sa Pilipinas. Kung totoo man yun, di ba? Oh, kaya tuloy-tuloy tayo mga kapartner. Ha? Oh, galing kay RJ, RSJ, dapat pagbubuwagin na yung COMELEC at in-appoint dyan sa COMELEC ay mga respetado official ng bawat lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at iba-ibang lugar. Selected sila para walang pet sa mga kandidato. Eh yun na nga, eh, biruin mo lahat. Diba, nung nakaraang election nun, diba, pangangampanya nun. Eh simula nung nawala si Rowena Guanzon eh. Diba? Lahat in-appoint, puro kaalyado eh. Puro kasapakat eh. Puro kasabuat lahat ng in-appoint eh. Diba? Halos lahat malalapit kay Duterte lahat eh. Diba? Mga ka-brad pa, mga ka-classmate. Diba? Mga kaklase sa, ni Duterte sa ganito, sa ganyan. Talagang mga taga-Davao pa. Ang huling-huling in-appoint si George Garcia eh. Attorney pa ni Bongbong Marcos. Kaya talagang ano mo eh, talagang ampakay nitong mga animal na to. Talagang dayain eh. Ang taong bayan eh. Hindi lang si Lenny dinaya nila rito sa election na to. Sinira nila yung rule of law eh. Hindi lang si Lenny, taong bayan, pati taong bayan ang dinaya nila rito sa election na to. Kung sakasakaling mapatunayan yan. Oh, yung peking transmission logs na yan na isinumite o binigay nga, di ba? Sa Kabunyog. O isipin mo, di ba? Eh malalaman mo talagang dayaan eh. Che-checking pa yan kung totoo man yung transmission logs na yan o gawa-gawa lang. Eh biro mo, puro 7:08. Nagsara ang presinto 7 o'clock ng gabi. Nag-transmit 7:08. Ang dami, puro 7:08 oh. Pagitan lang, minuto tsaka segundo lang ang pagitan. Sabay-sabay nag-transmit. Ala nga, eh doon ba maniniwala ka pa baron? Eh lokohan na yun eh. Pangalawa, ibiruin mo 7:08 eh. Sintido ko mo lang, ibiruin mo 7 o'clock nagsara ang presinto. Ha? Biruin mo 7:08, nag-transmit ka agad. Ano yan? Ha? Talagang halatang halata mo, talagang talagang may pandaraya, pandurugas eh. Para siguruduhin nila ha, na ang mauupo, talaga si Bongbong Marcos, talaga si sisiguraduhin nila eh. Ha? Naninigurado sila eh. Na talaga si BBM ang mauupo. Bakit? Kasi pag hindi sila naupo, talagang puto lang kaligayahan nila eh. Oo. Pag si Lenny Robredo ang naupo, talagang puto lang kaligayahan nila. Oo. Bakit? Hindi nila mapoproteksyonan yung sarili nila eh. Oo. Talagang may paglalagyan sila eh. Oo. Diba? Oo, si Duterte, susurrender sa ICC yan. Oo. Si Laki Buloy, susurrender sa FBI yan. Oo. Tapos yung mga yaman ng mga Marcos, hahabulin at hahabulin yan. Oh, para maibigay sa taong bayan. Di ba? Yun yun eh. Yun yung pinoproteksyonan nila. Na huwag sanang mangyari yun. Kaya talaga sinigurado nila na talagang sila yung mauupo eh. Kaya kita mo. Di ba? Talagang million kagad. 20 million kagad ng pumasok na boto. Kaya talagang doon makikita mo puro panloloko eh. Di ba? Puro pandaraya eh. Niloloko nila taong bayan eh. Biruin mo, pabobotohin ka. Tapos yung boto mo, nanakawin lang sa'yo. Ninakaw na sa'yo, niloko ka pa. Ha? Kita mo mga kawalang yan itong mga demonyo na to. Talaga nga, doon makikita mo talagang ano na eh. Iba na. Wala na eh. Wala na tong, ano, wala na tong patutunguhan pagka ganitong klase ang gobyerno natin. Ha? Isipin mo lahat gagawin. Doon pala magtataka ka na eh. Bili mo, tutulong ka na lang. Kung talagang ang punterya mo tumulong sa kapwa, ba't lahat kailangan mong gawin para mandaya ka?
lahat kailangan mong gawin para mandugas ka, para lokohin ng taong bayan. 'Di ba? Ang ibig sabihin noon, ha? Ang ibig sabihin noon, hindi pagtulong ang target mo. Hindi pagtulong o paglingkod ang sentro mo, kundi proteksyonan ang sarili mo, proteksyonan ang mga sarili-sarili nyo, secured yung mga kayamanan ninyo. Yan yan ang punteriya nyo, hindi yung pagtulong . Wala sa inyo ang pagsentro ng pagtulong sa pamamalakad sa gobyerno ngayon. Walang sentro yung pagtulong . Pakitan tao lang . Ang pinaglilingkuran nito, ang pinoproteksyon nito, yung mga kanya-kanilang mga sarili. Yun yun . Pero ang taong bayan, ala, kita mo mga pinapasa. Ha? Kita mo mga pinag-uusapan, mga puro pan sarili lahat . Intelligence pan, confidential pan, maharlika, ano pa, chacha. Paggawa ng mga pelikula, puro naman kasinungalingan lahat. Biro mo yun ang iniisip. Yun ang iniintindi paggawa ng mga pelikula. Kaya talagang dito, halata-halata mo, talagang puro pang ano lang . Puro pang sarili. Ha? Kapakanan lang . Ang iniintindi na itong mga hayop na ito. Pero yung talagang problema, wala silang pakialam doon . Yung talagang pangunahing problema ng bansa, wala na silang pakialam roon. Kesu hudas na maghirap kayo, kesu hudas na wala kayong malamo, wala kaming pakialam. Ang importante sa amin, maproteksyonan namin yung sarili namin. Isecured yung mga kayamanan namin, yung mga ari-arian namin. Yun ang importante sa amin. Wala kaming pakialam kay Suhudas na maghirap kayo dyan. Ganyan yan . Kaya walang iyayang mga yan, mga kapartner. Pina-H, people's power po, kailangan mabuhay po, mabuhay po tayo mga kakamping. Kaya wala na . Talaga nga dito nga . Sabi ko nga . Takot nga tayo ang problema rito. Ha? Takot tayong magutom. Ha? Pero takot din tayong lumaban. Takot tayong manindigan . Yan ang problema rito . Takot tayong magutom, takot din tayong manindigan, takot din tayong lumaban. Kaya itong mga hayop na to, na mga nasa gobyerno, malalakas ang loob . 'Di ba? Malalakas ang loob . Bakit? Hindi naman lumalaban ito . Itong mamamayang Pilipino rito, hindi lumalaban, mga duwag yung mga yan. Hindi lumalaban . Kaya kita mo, kaya kahit na ano gawin ng gobyerno rito, kahayupan, nagagawa nila . Bakit? Duwag tayo . Ayaw natin lumaban . Kahit nga, sabi ko nga, kahit na ulo ng tuyo, kakapit tayo . 'Di ba? Para lang wag lang tayo masaktan . 'Di ba? Kahit ulo ng tuyo, kahit na 'di ba? Kahit tira-tira na lang yung kainan natin, walang problema, titiisin natin. Wag lang tayo masaktan. Dahil takot tayo lumaban . Takot tayo manindigan . Para ipagtanggol yung mga anak natin, para ipagtanggol yung mga kabataan . Takot tayo ron . 'Di ba? Teresita Lopez, correct ka diyan, dapat gumising na, huwag na nga maging tanga ang mga Pinoy. Yun na nga. Mahirap . Talaga nga ito nga, talaga nga republika ng walang kadala-dala itong bansa na 'to. Biri mo, magnanakaw na, binoboto mo pa. 'Di ba? Wala na nga ginagawa. Ibinoboto mo pa, nagdagdag pa tayo ng Robin Padilla na ipopokpok natin sa ulo natin. Isipin mo, Robin Padilla number one. 'Di ba? Geraldo Verdin ito, William ito. Let's talk. Galing kay Let's Talk NE . Meron pala nga vlogger na kakampik ng Babar Dagol. Haha, SGP Chai TV subscribe already. Rico De Guzman, tama ka sir, sobra pa ng 19 million ang registered voters . Yun na nga. Isipin mo, sobra pa ng 9 . Noel Orbesta,
sila dapat ang sunugin ng buhay. Winalanghiya nila ang boto. Winalanghiya nila ang boto natin. Ayun na nga eh. 'Di ba? Biruin mo, winalanghiya yung boto. Talaga makikita mo nung eleksyon talagang syagad ng mga ano eh. Syagad ng mga pandaraya eh. 'Di ba? Ang katiwalian eh, ang pandaraya, katiwalian, 'di ba? Vote buying, talagang lumaganap ang pandaraya no nakaraang eleksyon eh. Kaya yung nakaraang eleksyon talagang hindi ka panipaniwala eh. 'Di ba? Ay nakita mo yung mga ano yung mga eleksyon pala pernalia, 'di ba? Natagpuan sa Cavite. Kung natatandaan niyo 'yon, 'di ba? Naitapos sa Cavite oh. Yung mga eleksyon pala pernalia no, kung natatandaan niyo 'yon, 'di ba? Nabalita 'yon lahat ng yung mga voters pati Picos machine. Nandoon oh, naitapon do sa Cavite. Galing ng ano 'yon, Manila 'yon. Ha? Galing ng Maynila 'yon. Tapos natagpuan do sa Cavite.